Hi everyone, welcome back to Bernard T. Gabaon YouTube channel. Current events, comparative point of view. Kumusta na po kayong lahat mga kabayan? Sa gabing ito ay gusto ko pong mag-share ng isang napaka-interesting na topic. Dahil hindi naman po lingid sa atin na lahat po siguro tayo ay gusto nating umangat sa buhay, gusto nating yumaman, at gusto nating maging milyonaryo, bakit nga ba hindi? Kaya ang topic natin ngayon ay paano ba yumaman? Ayan, kaya kung gusto mong papag-aralan to, kung gusto mong malaman, ay pakinggan mo ang vlog na ito mula umpisa hanggang wakas. At dahil napaka-importante ito, mayroong mga idea na applicable sa iyo, kabayan. Kahit ikaw man ay nasa extreme poverty, nasa poverty ka, o nasa middle class, yung mga ibang mayayaman, alam na yan. Talagang hindi sila tumitigil sa pagtuklas kung paano sila yumaman. Pero alam ko na i-dubious pa rin nila ito at magagamit pa rin nila yung iba. So, ang unang-unang tips kung paano tayo yumaman o maging milyonaryo, bakit nga ba hindi, ay kailangan mong magkaroon ng specific goal. Ano nga ba itong specific goal? Ang ibig sabihin ng specific goal ay iyong hangarin. Gaano ba karami ang gustong pera na ipunin? Gaano ba karami ang investment na gusto mo? O gaano ba kalaki ang bahay na itatayo mo? Yan ang kailangan ng specific goal. At lalagyan mo din yan ng frame or time frame. Tulad halimbawa, gusto mong mag-for good dahil OFW ka, gusto mong mag-for good in 5 years na mayroon kang ipon na 1.5 million. Yan ang specific goal mo. At syempre, kung may specific goal ka na, dahil yun ang goal mo, 1.5 million in 5 years, syempre, alam mo yun, isesave mo yun. Kasi ipon yun eh. Savings. May kasabihan na savings without mission is useless. Siyempre, yung savings mo na yon bago ka mag-for good, ipon yun na, iba pa yung ibibigay ng kumpanya. Kaya, halimbawa, ang purpose ng ipon mo na yon ay gusto mong magpatayo ng simpleng paupahan. Halimbawa, 3 units. Ayan, kahit bungalow lang, pero 3 units. Yung 3 units na yan na bahay, ay yung isang unit ay pwede mong paupahan ng 3,000. Di may 9,000 ka. Maka-produce ka ng isang bahay. Ibig sabihin, maganda yung mission ng ipon mo na yon. Yun ang isang specific goal mo. At syempre, yung benefits mo, let's say, depende kung anong kategory ka. Siyempre, base sa aking sarili, kung in 5 years ka mag-for good, eh makakukuha ka dyan ng 500,000. Yung 500,000 na yon, at syempre, magkakaroon ka din ng purpose. O, i-invest mo rin yon. Kasi yan ang mga tips na mga mayayaman. Kaya yung unang-unang goals, ang unang-unang step ay magkaroon ng specific goals. At yun nga ang example ng specific goals. At pangalawa ay kailangan mong malaman ang passive income. Habang nagtratrabaho tayo dito, kailangan natin ng passive income o passive income para magkaroon po tayo ng extra or additional income. Huwag lang tayong umasa sa ating primary income o unang kabayo. Itong trabaho natin, kung ating bibigyan ng example, unang kabayo ito. Yung passive income natin, yun ang pangalawang kabayo natin. So, ang ating kita sa ating sahod ay pwede nating ipadala sa ating pamilya yung panggastos nila doon. At yung matitira, pwede tayong mag-save. Kung depende kung ano yung gagawin mong savings. Gagawa ka ng emergency fund mo, gagawa ka ng for educational fund mo, at saka for long-term savings mo. Siyempre, lahat tayo, nagkakaroon tayo ng long-term savings. Kasi alam na natin na mag-for good tayo. Yan ay manggagaling sa ating active income. Yung sinasabi ko naman na passive income ay mas lalong maigi.
Kasi pwede mong ipunin yung passive income mo para pag dumami na, i-invest mo na naman sa ibang investment para makakreate ka pa ng isa pang passive income. In short, habang nagtratrabaho ka dito, unti-unti, gradually, nagkakaroon ka ng multiple income. Tulad halimbawa, ano naman ang halimbawa ng passive income? Maraming passive income. Pwede kang mag-invest sa mga transportasyon. Halimbawa, bumili ka ng van na mga second hand na ito'y pinapasada sa inyong bayan. At syempre, kailangan din ng franchise yan. At kumuha ka ng linya at i-franchise mo yan. Habang nandito ka sa Saudi, kung mayroon kang bayaw o malapit na kamag-anak na anes, siya yung mamamasada. Syempre, wala kang ginagawa, kumikita yung ban mo. Yun ang passive income. Kahit natutulog ka, kumikita ang ban mo. Yun ang passive income. So maganda yun. At maraming klase ng passive income. Eh, yung iba, talagang nag-mutual fund sila. Yan eh, mutual fund ay yung pangmatagalan na passive income yan. Yung mutual fund, pwede rin yung mga kooperatiba. Siyempre, taon-taon may dividend yan. So, yan ang dapat nating malaman. Isa yung passive income. At lagi din natin iisipin na ang ating mga passive income ay siya rin nagbibigay ng malaking tulong na dagdag sa ating asset. At ano naman tong asset? Gusto ko rin po kasing i-share yung asset. Pag sinabi kasi nating asset, ito yung mga kumikita rin para sa atin. Halimbawa, ang asset at saka liabilities. Pag sinabing asset, halimbawa bumili ka nga ng van, yung binili mong van pang forma mo lang, hindi yun na asset, yun ay liabilities. Kasi ginagasolinahan mo lang, pinang poporma mo lang, o di kaya maaari yung iba bago hulugan pa, hindi yan asset. Pero kapag yan ay ginamit mong ilinya mo, pampasada mo, yan ay masasabi nating asset. So yan, isang example yan sa passive income. At pangatlo, pangatlong gagawin mo ay kailangan matuto kang magnegosyo. Paano nga na ba na, paano nga ba naman ako magnegosyo? Masabi mo siguro, OFW ka, nandito ako. Pwede tayong magnegosyo. Ngayon na marami nang uso ngayon, lalong-lalo na yung mga online business. Pwede tayong mag-online business kung gusto mo. Halimbawa, bumili ka dito ng mga damit na mga magaganda. Marami namang maganda dyan, yung mga Nike, yung mga Caterpillar. Minsan wala sa Pilipinas eh. Ang marami sa Pilipinas, yung Penshop, yung Lacoste, yan ang nandoon. Pero pag dito, through online, pwede mong i-drop by shipping. At yung mode of payment ay depende sa'yo kung gusto mong ipadrop na lang sa bahay nyo. Pwede kaya bank to bank, mayroong bank account yung misis mo o may bank account yung kapatid mo, doon mo na lang ipadrop yung bayad, tapos through shipping naman dito yung in-order mo. Yan, pwedeng e-commerce. Pwede kaya ng e-commerce. At saka networking. May mga networking din dito, syempre negosyo din yan. Well, sa mga iba dito sa Saudi Arabia kasi, bilang kung isa kang OFW, ay pwede ka rin mag-buy and sell dito. Pagkatapos nga lamang ng talagang open na open na. Kasi hindi pa rin masyadong open kasi sa COVID-19 nga. Minsan dati, nung nasa Gisan pa ako, maraming mga Pilipino na nagbi-business na habang nandito sila sa Saudi. Bumibili sila ng isda doon sa fort or sa wet market ng Gisan, tapos dinadala nila sa Kampo. Siyempre, kung yung ang presyo ng isda, isang kilo ay 7 riyal, pagdating doon sa Kampo ay magiging 12 riyal lang. 12 riyal yan. Yan ang klase ng isang negosyo na pwede mong umpisahan kung ikaw ay isang OFW. Ha? Kung ikaw naman ay hindi isang OFW, pwede kang mag-umpisa dyan sa Pilipinas.
Halimbawa, sabihin mo, ako eh, talagang nasa extreme poverty ako eh. Mahirap ang buhay talaga eh. Paano nga ba ako yayaman? Paano ko ba maabot ang mga yan? Paano ako magkakaroon ng passive income? Paano ako magninegosyo? Paano ako magkakaroon ng financial literacy? Well, simple lang ang sagot dyan. Gamitin mo yung internet mo sa financial literacy. Patungkol naman po sa passive income, ito, halimbawa, mag-umpisa ka muna sa pagnenegosyo ng maliit bago ka magka-passive income. Bibigyan kita ng isang tips. Marunong ka lang magluto ng fish bowl. Marunong ka lang magluto ng banana cue o barbecue. Pagbutihin mo yan at inegosyo mo yan. Kung kumikita ka ng 300 araw-araw, araw-araw, ipunin mo yung 100 pesos. Yung 150, yan ang pangpuhunan mo. Yung 50, yun ang idagdag mo sa panggastos ninyo. Tiyak, meron ka pa namang ibang income. Kasi individual lang itong sinasabi ko. Ay, pagka napalaki mo na yan, ang gagawin mo, kumbinsihin mo yung mga kamag-anak mo, kapitbahay mo. Sabihin mo na ipatikim mo yung ginawa mo, pag-tested na yan, yung mga barbecue mo, yung banana cue mo, yung fish puno, pag-tested na yan, pwede ka nang magpabenta. Mag-invite ka nang magbebenta ng mga produkto na ginawa mo. E siyempre, pag may lima, halimbawa, 300 ang kita mo araw-araw, eh may lima kang taga-benta, sabihin natin na 150 sa'yo, 150 sa nagbenta, di mayroon kang 750, yan ang passive income mo. Kaya positive thinking lang. Yan ang nagagawa ng financial literacy, yung edukasyon. Yan ang nagagawa kung marunong kang mag-leverage ng negosyo mo. Pumasok na tayo sa leverage. Kasi yung leverage na naging passive income na niya. Importante rin po yung leverage upang tayo po ay yumaman. At sa mga middle class, alam na nila yan. Kasi talagang marami rin na mga tao na talagang gumagawa nito na mayroon lang isang sangkap o isang parte na nagkakamali sila. At ang isa pa ay panglima, itong kung gusto mong yumaman ay kailangan alam mo mag-track ng income mo talaga. Alam mo yung pumapasok na pera sa'yo at alam mo yung lumalabas para hindi ka mag-deficit. Kasi kung hindi mo gagawin yon, baka ma-over-expense ka. Ang bagsak nun, magkaroon ka pa ng deficit, mabaon ka pa sa utang. Kaya yan, kailangan mong itrack. At isa pa ang pinaka-importante sa mga mayayaman na dapat nating kopyahin ay ang kanilang mindset. Yan ang mindset nila ay napaka-importante. Ang mindset po ng mayayaman talaga, pag kumita ng pera, ipon agad bago pa mag-invest ulit. Yan, at gumastos. Yung iba kasi ay hindi pa nakukuha yung pera, yung nasa middle class, alam na niya yan na kung saan niya patatakbuhin yung pera niya. Pag middle class, siyempre, nais niya talagang ma-comfort ang kanyang sarili. Pag kumita yan, halimbawa ay afford naman niyang kumuha ng sasakyan o afford naman niya magpagawa ng bahay ng mga installment, yan ang gagawin niya. So, isa yan sa mga attributes ng middle class. Well, maganda rin po naman yan, pero mas maganda yung mindset ng mayaman. At yung talagang mahirap naman, o di kayo nasa extreme poverty, di pa nakukuha yung pera, o di kayo pagkakuha ng pera, ay gastos na agad. Minsan kinukulang na. Minsan wala sila talagang savings. Siguro, dahil siyempre ang mahirap, minsan ay alam nila na kulang yung pera nila, kaya bumibili na sila ng maraming pagkain. Halimbawa, ang income nila ay maliit lamang, 3,000 sa isang buwan kasi nasa extreme poverty, magtitiis na lang sila, ibibili nila ng bigas yun, e 2-5 bang isang kaban ng isang bigas, kahit wala na silang pera, yan ang mahirap.
mindset. Marami ang mahirap dahil galing akong mahirap at yan ang ginagawa ng mga magulang ko noong araw para makakain lamang kami, mag-taste na lang sila kahit walang pera. Maski wala kaming pera pumasok sa eskwelahan. Yan ang mindset ng mahirap. Kaya mga kapatid, yan ang kopyahin natin ng mga mindset ng mayaman. Sana ang topic na ito, sana nakatulong sa inyo at sana ay ating titignan ang mga attributes ng mga mayayaman na ito. Lahat po tayo ay gusto po nating umasenso sa ating buhay. Kaya kung hindi ka pa nagla-likes, i-likes mo na yan, i-share mo na yan, at i-subscribe mo na rin yan. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Bernard T. Gabon.